Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, papurihan at pasalamatan natin ng Diyos sa ating banal na misa. Sa patuloy na pagkakaloob niya sa atin ng mga biyaya na ating kailangan sa ating buhay, nalutigid ang biyaya ng pananampalataya, ang biyaya ng pag-ibig at pag-asa. Sa misang ito, atin pong pinagdiriwang ang kapistahan ng isang mapaghimalang santo, si Santo Padre Pio ng Pietrelcina. Hilingin natin ang panalangin na tulong ni Santo Padre Pio upang anuman ang ating mga kahilingan sa Diyos, ito ay ating makamtan sa pamamagitan niya. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio ng Pietrelcina sa iyong sambayanan upang pakanin ng iyong mga tupatakayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahon itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at ang panahon ng pagbunot ng tanim.
ang panahon ng pagpatay at ang panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at ang panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at ang panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at ang panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at ang panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at ang panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at ang panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at ang panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginawa? Alam ko na ang tinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos, mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ay aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ay ating sanggalang. Purihin ang puon ng aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanan hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang puon ay papurihan, siya ay ating sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin, katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya ng tulad ng lilim. Ang puon ay papurihan sa ating sanggalang. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ang lahat po ay magsiupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga din po, Padre. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng isang mapaghimalang santo na kilalang kilala natin dito sa ating bansa, maraming mga kababayan natin ang namimintuho sa kanya, si Santo Padre Pio ng Pietrelcina. Mas kilala siya sa kanyang mga sikat na salita, tatlong bagay: pray, hope, and don't worry. Ang mga salitang ito ay nagpapalakas ng loob sa mga taong namimintuho kay Santo Padre Pio. Nagbibigay ng inspirasyon sa buhay espiritual ng isang tao. At totoo naman, ang mga salitang ito ni Santo Padre Pio ay magbibigay ng tibay ng pananampalataya sa Diyos. Magdasal, umasa, huwag mag-alala, bagkos ay magtiwala. Sa harap ng pagsubok, laging ito ang mapananaligan nating mga salita. Sa harap ng mga problema, kinakailangan palagi ng isang tao ang manalangin, umasa, at palaging magtiwala sa tulong at awa ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyong ating napakinggan, merong ganitong kumpiyansa sa sarili si Simon Pedro sa tanong ni Jesus na, "Sino ako para sa inyo?" Ang tugon ni Simon Pedro kay Jesus ay, "Kayo po ang Mesiyas ng Diyos." Alam ni Simon Pedro ang kahulugan ng pagiging Mesiyas. Ang Mesiyas ay tagapagligtas. Ito ang dahilan ng pagpunta ng ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon sa mundo. Malinaw sa ating Panginoon ang kanyang pakay. Tayong lahat ay iligtas sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay kanyang paglingkuran para sa ating ikabubuti at ikaiigi ng buhay. Kaya nga, sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ito ang ginagawa ng ating Panginoon. Gumagawa siya ng mga himala. Ang mga may karamdaman ay kanyang pinagagaling. Ang mga pilay, ang mga bulag, ang mga pingkaw. Gayun din ay binubuhay niya ang mga patay at pinagagaling ang mga inaalihan ng masamang espiritu. Ang lahat ng ito ay bahagi ng misyon ng ating Panginoon upang tayong lahat ay iligtas, upang ang mga tao ay kanyang paglingkuran. Kaya yung sagot ni Pedro na, "Ikaw po ang Mesiyas ng Diyos," nangangahulugan ito ng misyon ng ating Panginoong Jesus. At ito po ang paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Ang tayo ay katulad ni San Pedro, magkaroon ng kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng ating matibay at matatag na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nakakatuwa ho kapag po kayo ay nakakapunta sa National Shrine ng Santo Padre Pio sa Batangas. Ang dami hong mga taong pumupunta, ang daming mga nagdedebosyon kay Santo Padre Pio, sapagkat batid nila na ang Diyos ay buhay sa lugar na iyon. Sa pamamagitan ng panalangin at tulong ni Santo Padre Pio, ay makakamtan nila ang kahilingan sa Diyos. Oras-oras, minuminuto, may mga taong dumadalaw. May mga taong nananalangin sa lugar na iyon. Kaya ang puok na iyon ay banal, sapagkat iyon ay itinalaga ng Diyos para sa mga tao na handang dumulog sa Diyos upang humingi ng tulong sa pamamagitan ni Santo Padre Pio.
Kaya po, napakaganda ng mensahe ni Santo Padre Pio sa lahat ng namimintuho sa kanya. Huwag titigil magdasal. Huwag susukong magdasal. Palaging umasa sapagkat sa Diyos palaging may biyaya. Palaging mayroong pagpapala. Palaging mayroong himala. Kaya huwag mag-alala, basta magtiwala sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, kung si Padre Pio naranasan niya ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos dahil sa kanyang pananalagin, dahil sa kanyang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos, hindi imposibleng maranasan din natin sa tulong ni Santo Padre Pio kung palagi tayo na magsasabuhay ng tatlong mahalagang bagay. Palaging magdasal, palaging umasa, at magtiwala sa Diyos. Magkaroon palagi sana tayo ng tibay at katatagan sa ating pananampalataya sapagkat siya'y naparito upang tayo ay kanyang paglingkuran, upang tayo ay kanyang dalhin sa mainam na pastulan, upang tayo ay bigyan ng kaluwagan, bigyan ng kaginhawahan para sa ating ikabubuti at ikaiigi ng ating buhay. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Anong pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan. Sa kanyang panalangin, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan, naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni Pedro, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang kami pananampalataya, O Panginoon. Ang ating mga ibinutong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan ng buhay sa buhay na mga hindi pa ipinanganganak ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at reliyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin, nalisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Gunitain sa hili niya inihain bila
ng pagkahihiluin, nagsasalungha natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayndin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak niyang puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na giniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo po ang kapayapaan. Lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Padre Pio na iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Nihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang na mahalagang okasyon sa kanilang buhay, may mga natatanging panalangin. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. At naway gawa rin ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito sa pananalangin at pagdidibusyon, upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at kabutihan at paghahangad ng ligaya sa kalangitan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na bisa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.